sarano, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magtiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunitahan natin ang kapistahan ni San Juan Crisostomo, Ubispo at Pantas ng Simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig, niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayahan ang Ubispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis sa mga pasakit buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kanyang pinagmamalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanhing di mabubuwag. Inululuhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gagawin ninyo para sa mga hari at mga makapangyarihan, upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang ng mga ngaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako'y manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Pag ako'y humingi sa iyo ng tulong, ako ay pakinggan. Taas ang kamay ko na dumadalangin sa templo mong banal. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang poon ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan. Kaya naman ako ang pagtitiwala ay sa kanya lamang. Nagagalak ako sa kanyang ginawang pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit, siya'y pupurihin. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Siya ang sanggalang ng bayang hinirang, kanyang iingatan. Ililigtas niya at ipagtatanggol ang haring hinirang. Pagpalain sila, ingatan mo poon, sila'y iyong kawan. Iligtas mo sila't nang di mapahamak ang mga hinirang. Bilang pastol nila, iyong kalingain sila habang buhay. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Laki na pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok ng Capernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito, at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taintim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Wika nila, ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila sa Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, umayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at tumarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, narat na ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kahapon po, habang binabasa ko po at pinagninilayan ang kwento sa ating ebanghelyo na kung saan tampok ang isang kapitang Romano. Kapitang Romano, no? Iba po yung Hudyo sa mga Romano. At yung mga Romano ang sumakop sa mga Israelita o sa mga Hudyo na kailangan, para bang, no, sila yung nagbabantay sa bawat bayan na nasasakop ng imperyo ng Roma, at bawat bayan ay may mga itinilagang mga kapitan o mga general, sabihin na natin, mga pinuno para panatilihin yung kautusan, yung batas na pinaiiral ng mga Romano. Bagamat ang mga Hudyo ay ibang relihiyon o iba yung paniniwala at pananampalataya sa mga Romano. Pero dito sa kwentong ito, ipinamalas dito yung kababaang loob nitong Romanong ito. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang alipin. Isang kapitan, isang pinuno na itinalaga sa isang bayan, sa isang lugar, na mayroong malasakin sa kanyang alipin. Doon naman po talaga, no, kapag sinabing ang estado mo sa lipunan, alipin, ibig sabihin, binayaran ka, binili ka, pag-aari ka ng isang tao, at wala talaga siyang pakialam sa iyo. Pwede kang patayin, pwede kang iwanan na lang basta-basta. Pero dito, itong kapitang Romanong ito ay nagpakita ng kababaang loob para sa kanyang alipin na may sakit. Sabi ko po kahapon, no, habang pinagninilayan ko ito, sabi ko, yung expression natin ngayon, no, sabi ko, sana all. Kasi napakahalaga po nitong mensaheng ito sa atin pong pinagdaraanan. Marami po ang nagkakasakit. Po pwedeng, yung iba po sa inyo na nanonood ngayon, may mga tauhan, no, may mga empleyado na ang panawagan is sa dinadanas nating ito, hindi tayo pwedeng magwalang kibo o kaya yung bang mawalan tayo ng concern o pag-aalala sa mga nasasakupan natin. Naiisip ba natin yung mga empleyado, mga lalo pa, no, na pag umuwi, bumabiyahe, yung risk na pinagdaraanan nila. Pero lalo tigit, sabi ko, sana lahat ng pinuno ganito. Hindi niya po kinakailangan maging deboto ka o kaya naman maging katoliko. Hindi kinakailangan. Ang dapat, yung pananampalataya natin sa Diyos, yung paglapit natin sa Diyos. Baka kasi ito talaga yung kulang, no, sa ating mga namumuno. Ngayon, nag-iisip pa sila, nag-uusap-usap pa, no, na ipatutupad para mas maligtas tayo at mabawasan na yung nagkakasakit. Baka katulad nito, ito yung panawagan na lumapit na tayo sa Diyos. Lumapit tayo kay Jesus. Wala itong pinipili. Hindi naman niya titingnan, ay, katoliko yan. Ay, hindi yan katoliko. Sige, puntiryahin natin, kapitan natin. Hindi. Wala itong edad, wala itong kasarian, wala itong relihiyon na pinipili. Eh, lalo tigit ang Diyos po. Wala itong tinitingnan kung saang relihiyon kakabilang. Ang tinitingnan niya, yung pananalig mo o pananampalataya mo sa Kanya. Kung paiiralin natin lalo ang ating pagmamataas, pagmamagaling,
eh wala tayong mapupuntahan. Wala tayong mahihita sa mga iniisip nating solusyon. Dahil ang solusyon, manalig sa Diyos, maayos natin itong COVID na ito. Sana all, di ba? Kaya nga sa atin po na mga nakikinig ngayon, mga nagsisimba, patuloy nating ipagdasal ang mga namumuno sa ating bayan. Mahirap po yung nag-aaway-away pa sila. Tayo naman yung higit, yung mamamayan ang higit na nagdurusa. Minsan nakakainis na manood ng balita o ng TV kasi parinigan ang parinigan ng bawat isa. Walang gustong magpakumbaba. Walang gustong lumapit sa isa't isa para magtulungan. Nanawa no, sa panawagan no, ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, sabi po dito, sana lahat, no, ng lahat ng lalaki sa lahat ng dakoy, manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Hindi po galit ang dapat na nagtutulak sa atin para makaisip tayo ng solusyon sa pandemyang ito. Ang kailangan natin, humility, pagpapakumbaba ang dapat na mas umiral sa bawat isa sa atin. Amen. Minamahal ko mga kapatid, may pananampalatayang kasintatag ng sa sentoryon. Lumapit tayo sa Panginoon at manalangin para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang simbahan naway, ituring ang sinuman saan man bilang banyagaw o waring hindi kasapi. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Yaong mga namumuno sa ating buhay sibil, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga taong kakaiba sa atin sa paniniwala, lahi o pinaglakhan, naway matutuhan nating unawain at tanggapin. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito'y iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagkaandam ng nanay ay narito po ang alak at hinapay dala sa altar mo, aniyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain ngayong si San Crisostomo ay ginugunita namin. Yamang sa kanyang tagubilin, iniaalay namin ng buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Amen. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik, iyong mukha'y ibang iba, hindi kita nakikilala, tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po ang makikilala sa taong mapagkumbaba. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal, ay magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos siya rin aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan.
Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagbalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazaren. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.